Hey guys! Magandarang gabi ha! Welcome back po dito sa Gandara SRU Channel. Andito na naman nga po akong muli. Nagbabalik ang nag-iisa ninyong nagmamagandang collegiate every kind supang maghatid ng latest update and fresh happenings patungkol sa TVJ. Basta mga balita na may kinalaman sa Itbalaga, sagot na po natin yan. Ganon din ang ilang chika patungkol sa loob at labas ng showbiz. Kaya naman kung di ka pa nakaka-subscribe, i-click mo na yung subscribe button at notification bell para maging updated ka at ma-notify ka tuwing may bago po tayong mga reaction, video, with analysis about sa araw-araw nating nasasagap sa social media, mapa Itbuligaman po yan or showbiz update. And para nga po sa gabing ito, ang ating pumainit na pag-uusapan ay may kinalaman po dito sa salpukan ng dalawang noontime show, mga kadarigans, na kung saan ay nais ko pong i-congratulate ang Itbalaga dahil wagi na naman po tayo pagdating sa online views. Pero bago nga po tayo dumako sa pinakasentro ng ating pong balita, ngayong gabing ito, inais ko po muna no, na basahin sa inyo itong patungkol sa concern ng ating pong viewers about sa Itbalaga Olympics ng TVJ. So nasabi nga po natin sa nakaraan nating vlog, sana ay wag nga daw pong tanggalin ang Itbalaga Olympics sapagkat sobrang saya ng Itbalaga Olympics at ito ang nagbibigay sigla sa Itbalaga. So sabi po dito ng ating commenter na si Bing, wag natanggalin ang Itbalaga Olympics pero palitan din ang games para mas exciting. So parang naghahanap po sila ngayon ng ano yun, parang pa-level up na pa-level up na ano na games sa Itbalaga Olympics. Yung parang may level 1, level 2 kada Sabado, ganoon. Siguro ganoon yung nais nila kasi gusto pong ano eh, pabaguhin yung ibang or palitan yung ibang games daw. Siguro para there's something to look forward to ang mga fans kung ano yung mga ipapalaro naman ng TVJ, ano naman ang mga pagsubok nakakaharapin ng atin pong mga Darvicads. Sabi pa dito, mula sa commenter natin namang si Joanna Risa, nakakasawa ang games na ginagawa nila sa Itbalaga Olympics. Solid Itbalaga po ako, pero kapag yung sestro na gamit ang nguso, hindi ko tinututukan ng nood. Hinahayaan ko lang kapag pahulaan naman sa drawing yan. Tutok na ko. Baguhin sana yung straw. So, ayoko namang gawing negative yung kanyang komento, no? So, meron kasi tayo nababasa rin na kung ayaw nyo manood, diwag. Kasi, masaya naman daw. Wala namang pumipilit sa inyo kung ayaw nyo nung games sa Itbalaga Olympics. Pero ayoko nang dagdagan yung negativity, no? Kasi pare-parehas naman po tayo dito na legit advocate. So, gusto ko na laman po itong dalhin sa positive sides, yung tingnan, yung ganda ng opinion ng bawat isa. So, kung meron man po kayong concern, maaari nyo namang i-direct po yan sa Itbalaga. Itag nyo po sila upang magpo-post kayo, for example, sa X or sa Twitter kasi doon po ma-active sa pakikipag-socialize yung admin ng social media accounts ng TVJ sa X. So, i-address nyo na lamang po doon at itag nyo ang TVJ if meron po kayong mga concerns and napapansin. For sure, makikita naman po nila yan and kung pati po sila ay mag-a-agree rin po sa inyo. So, malay nyo, pakinggan po kayo, hindi ba? So, ganun na lang po siguro para iwas away-away po tayo. Kasi pare-parehas po tayong legit advocates. Dapat nagkakasundo-sundo tayo. Samantala, update naman nga po sa concurrent live viewers natin kanina. No? Thank you so much po kay Derek Pilapil. Maganda rang gabi po sa inyo. Nakatutok po kasi tayo sa television. Para suportahan ang ratings ng Itbalaga sa TV. And ito nga daw po, 1:30 p.m. ang Itbalaga ay may 91,000 live viewers samantalang ang showtime ay 74,000 viewers. So ang laki na lamang natin ano, 91 versus 74.
as of 1:30 p.m. Pagpatak naman po ng 2 p.m., 2:05 p.m., tumaas pa po ang Itbulaga with 95K, samantalang ang Showtime ay lumagapak from 74K, naging 56K na lang sila. Ang laki no, nang nawala po sa viewers nila. Then 2:30 p.m., ito po yung closing na ng Itbulaga at Showtime. So, sa closing, hanggang sa closing po, guys, napanatili ng TVJ ang kanilang pagiging hari ng tanghalian. Kasi sila po ay mayroong 63K live viewers. Ang Showtime ay mas lalo pang pong bumagsak sa 41K naman. And even mga Showtimers, ramdam din po yung pagbagsak ng online viewers nila. And napakalaki nga daw nung impact na wala po itong si Vice Ganda. Samantala, speaking of Itbulaga, so hindi lang po tayo online live viewers bongga, dahil pati po sa X ay trending tayo with the hashtag #LegitTarricans, and of course, ang hashtag Main Mendoza hindi po nawawala sa trend. So, congratulations po sa Itbulaga at sa lahat, sa atin pong lahat na Legit Darricans. So, eto nga po ang katunayan, guys, na lamang po tayo. Kasi during Sugod Bahay, mga kapatid, ang live viewers po natin ay 95,000 live viewers. 95K, ha? Sa TVJ or Itbulaga TVJ official YouTube channel. Samantalang, ang katapat po nitong show ay mayroon laman pong 75K live viewers sa mismong channel po ng Showtime, ABS-CBN, It's Showtime main channel. So, ayan po yung pruweba. 95K versus 75K. Lamang po tayo online. And ako, I'm hoping, lagi ko po sinasabi na sana sa ratings, yun naman po ang masunod natin, ano? Lahat po ng nanonood, pumapalo po tayo ng 100K. Nawa po lahat ng yon ay nanonood din sa television. Nakakatuwa, and at the same time kasi it's achievement din po sa Itbulaga na nakikita natin yung improvement. Nakikita po natin na talagang ang Itbulaga lumalaban. Mabangis talaga ang Itbulaga na kahit ano po pang-down na ginagawa. Grabe no, double time na po yung mga bashers nila sa pang-down sa AB. Pero kabaliktaran po yung resulta. Dahil ang Itbulaga ay lalo pa pong tumataas. Gayun pa man, napakalaking blessing man po para sa atin at bagay na ang taas po ng live viewers natin. Huwag po natin pabayaan ang TV ratings pa din. Ano? Sapagkat dito mas malaki ang kinikita po ng Itbulaga. So, para din naman po ito sa ating mga kababayan. Kagaya po nito, no? 65,000 po plus mga regalo ang naipamigay ng TVJ kanina dyan sa Sugod Bahay, mga kapatid. Napakalaking bagay na po nito. Grabe guys, hindi nyo mapupulot kung saan-saan lang yung 65,000 pesos po na yan. And ang maganda pa po dito at ang nakakatuwa is nakakataba po ng puso kapag ka talagang legit Itbulaga fan, legit na records po ang nananalo at napipili ng TVJ. Nakakatawa po si ate kasi talagang legit the records po siya. So, deserve po niya itong pinamigay or ibinigay ng TVJ sa kanya. So, sila po pala ay nasa barangay 472 and 473 zone 47 Sampaloc, Manila kanina. And grabe, kung nanood lang po kayo ng Itbulaga, ang dami po na naman nagpalistat. Ang dami na naman pong nakibahagi sa Sugod Bahay ng Itbulaga. For sure, marami pa po mga kadarikans ang hindi po nakaabot sa listahan. Kasi syempre, hindi naman po lahat ng tao pwede i-accommodate ng Itbulaga. May limit at may limit po yan. Para mapanatili po ang kaayusan, mamanage po nila ng maayos, mga kadarikans. And hindi naman kasi lahat din kayang pagbigyan po ng Itbulaga. So, napakaswerte po ng lahat ng mga napipili.
So, congratulations. And hanggang dito lang muna ang ating pong updates sa gabi ito. Don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates.